Numbers chapter 22, reading from verses 1 up to 6. This is what the word of the Lord says. And the children of Israel set forward and pitched in the plains of Moab on this side Jordan by Jericho. And Balak the son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites. And Moab was sore afraid of the people because they were many. And Moab was distressed because of the children of Israel. And Moab said unto the elders of Midian, Now shall this company lick up all that are round about us, as the ox licketh up the grass of the field. And Balak the son of Zippor was king of the Moabites at the time. He sent messengers therefore unto Balaam the son of Beor to Pethor, which is by the river of the land of the children of his people, to call him, saying, Behold, there is a people come out from Egypt. Behold, they cover the face of the earth, and they abide over against me. Verse 6, Come now, therefore, I pray thee, curse me this people, for they are too mighty for me. Peradventure I shall prevail, that we may smite them, and that I may drive them out of the land. For I wot that he whom thou blessest is blessed, and he whom thou cursest is cursed. Next passage, Numbers chapter 23, in verses 19 up to 20. It says here, God is not a man that he should lie. Amen. Ang Diyos ay hindi kagaya ng tao na nagsisinungaling. Amen. Kung ano ang sinabi ng Diyos, ito ang kanyang bibigyan ng katuparan. Neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Verse 20, Behold, I have received commandment to bless. Hallelujah. The Bible says, Behold, I have received commandment to bless, and he hath blessed, and I cannot reverse it. Hallelujah. What a wonderful message from the Lord, from his word itself. God has blessed, and no man can reverse it. Hallelujah. 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 God's word shall stand no matter what man will do. Hallelujah. He is not like man. He is true to his words. And we will hold on to his everlasting promise. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God.
The title of this message is Irreversible Blessings. Hallelujah! Hallelujah! Kapag nagpala ang Diyos, walang makakabaliktad nito. Kaya nais kong ipahayag ngayon mula sa mensahe ng ating Panginoon, may mga pagpapalang hindi kayang baliktarin ng kaaway. Hallelujah! Hallelujah! God has blessed! And no man can reverse it. Come on, let's give glory. Let's give Him praises and worship. Hallelujah! 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 Abayan mo ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, receive God's irreversible blessings. Nakakaupo na po ang bawat isa. Hallelujah. The passage that we just read from Numbers chapter 22 is about King Balak of Moab. May masama po siyang balak sa bansang Israel. Ang Israel po sa paumuna nitong si Moises ay tinalo po si King of Sihon of the Amorites along with King Og of Bashan. Ang sabi po nila dito kay Sihon through Moses, pwede pa kaming makadaan sa inyong lugar. Isa silang bansa. About 2 to 3 million people. At ang sabi ni Moses, huwag kang maag-alala, Sihon. Dire-diretso lang kami ng pagdaan, makikiraan niyan kami. Hindi namin pakikialaman kung ano man ang iyong mga pag-aari. Hindi kami iinom ng iyong mga tubig. Kung anuman ang mga nasa paligid na aming daraanan, huwag kang mag-alala. Ang lahat ng yan ay hindi namin pakikialaman. And yet, with that request, Sihon still persisted on his authority. Tang sabi niya, hindi maaari. Laban kung laban. Kaya naghanda ang bansang Israel sapagkat doon mismo ang lugar na kanilang daraanan. Sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon sa kanila. At dahil nga may pakikipagbaka na nag-aabang sa kanila, pero nandoon ang kamay ng Panginoon sa proteksyon na ibibigay sa kanila. Sumali pa! Nakialam pa itong si King Og of Bashan. Kaya nagkaroon ng matinding labanan. Pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, kanyang pinroteksyonan ang kanyang bayan at sila ay nagtagumpay sa labang yon. That's for the Amorites. In chapter 22, papasok naman sila ngayon in the place of Moab with King Balak as their leader. At naririto na naman ang masamang balak ng kaaway. Ito pong si Balak, aware po siya sa Israel at yung mga katapangan na kanila pong ginawa sa pamamagitan ng Diyos ng Israel. Kaya po, masama ang kanyang pakay para sa Israel.
Don't you know that Balak means devastator? Isang mamumuksa, isang nagpapahamak ng mga buhay. Alam niyo po, ang layunin ng kaaway ay sirain ang ating buhay. Amen. Bilang mga mananampalataya, kagaya tayo ng bansang Israel na mahal ng ating Panginoon. Kaya kung sino ang mga taong malapit sa puso ng Diyos, yun ang gustong wasakin ng kaaway. Yeah, Satan comes to steal, to kill, and to destroy. But let me tell you the promise of our Lord Jesus Christ. He said, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Ang Diyos ang nagpapala. Ang Diyos ang nagbibigay ng masaganang buhay. At itong si Balak, bagamat may masama siyang balak sa bansang Israel, actually, he was so afraid of God's people. Ang sabi po niya, mga kapatid, sa verse 2 and 3 of chapter 22, at nakita ni Balak na anak ni Zippor ang lahat ng ginawa ng Israel sa mga Amoreyo, at ang Moab ay natakot na mainam sa bayan sapagkat sila'y marami, at ang Moab ay nagulumihanan dahil sa mga anak ni Israel. Again, I said, the Israelite nation, maybe about 2 or 2.5 or 3 million people, plus all the livestock and all the gear that they had brought with them. So, ibig sabihin, parang trend na napakahaba na talagang magbibigay ng takot dito sa mga Moabita. Again, makikilagpas din lang sila. Kagaya ng sinabi nila sa mga Amorites, wala kaming pakikialamang anuman kung saan man kami dadaan. Actually, hindi pa niya nakakausap ni Moises. Ito pong si Balak. Pero sa isip niya, nandoon na may masama na siyang balak. Dahil nga natalo niya ang isang makapangyarihan na hari ng mga Amoreyo. Kaya ganun ang kanyang takot. Now, alam nyo, yung takot na ito ay hindi ordinaryong takot. The Bible says, according to the meaning of the words, it was a devastating fear. It was a dreadful fear. A sickening fear. Diba may mga tao na dahil sa takot, sa panginginig, halos magsukab, halos bumaligtad ang antyan dahil sa tindi ng takot? At animoy gayon ang takot ng mga Moabita. Kaya ang sabi nitong si Balak sa verse 4, at sinabi ng Moab sa mga matanda sa Midian, ngayon ay hihimuran ng karamihan ito yaong lahat na nasa palibot natin gaya ng baka na hinihimod sa damo sa parang. Ano ibig sabihin? Para bang ang anumang daanan nila, siguradong puksa, siguradong walang matitira. Natatakot sila sa pupwedeng mangyari. But in actuality, nasa isip lang nila yon. Mababait ang mga tao ng Diyos. Hallelujah! Pero ang kaaway,
hindi siya nag-iisip ng maganda, lalo na kapag kakampi ng Panginoon. Kaya gayon na lamang ang kanilang panginginig at gayon ang kanilang iniisip paano natin malalabanan ang bansang Israel. Sinasabi po, mga kapatid, in verse 5, na mayroong strategy na pinaplano itong si Balak. At ang sabi rito, at siya'y nagsugo ng mga sugo kay Balaam na anak ni Beor hanggang sa Pithor na nasa tabi ng ilog hanggang sa lupain ng mga anak ng kanyang bayan upang tawagin siya na sabihin, narito, may isang bayan na lumabas mula sa Ehipto, narito kanilang tinatakpan ang ibabaw ng lupa at sila'y nangakatayo laban sa akin. Ito ang kanyang plano. Ang sabi ni Balak dito kay Balaam, parito ka ngayon, isinasamo ko sa iyo na sumpain mo sa akin ang bayang ito. Sapagkat sila'y totoong makapangyarihan kay sa akin. Marahil ako'y mananaig na aming masasaktan sila at akin silang mapapalayas sa lupain sapagkat talastas ko ng iyong pinagpapala ay mapalad at ang iyong sinusumpa ay mapapasama. Ang kanyang strategy ay i-hire itong si Balaam, isang wicked prophet. Siyempre, the best cursor, yung pinakamatinding manunumpa, yung sabihin nating mga manghuhulang matindi, mangkukulam na matindi, ang kanyang i-hire. And Balaam was a known prophet in that case. Balaam means foreigner, out of God's people. Balaam means glutton. Balaam means devourer. Pag sinabi natin na devourer, para bang kakainin, lalamunin niya lahat. Alam niyo ang balak sa atin ang kaaway? Hindi lang sirain ang ating buhay. Ubusin lahat, lamunin lahat, upang nang sa gayon, siya ang manaig at magkaroon ng kapangyarihan. But I tell you, mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na nag-iingat sa kanyang bayan. Hallelujah! Hallelujah! Alam natin na kahit ang pinakamagaling na tagasumpa, hindi kayang tumalab sa pangako ng Diyos na ibinibigay sa ating pumbuhay. Nagpadala man itong si Balak ng kanyang mga tauhan upang ipasundo itong si Balaam. Pero alam nyo, ang sabi ng Panginoon dito kay Balaam, do not go with them and speak only what I told you to speak. Hallelujah! At alam nyo ang sabi ng Panginoon dito kay Balaam, kahit siya ay wicked prophet, the Lord can talk to him. And the Lord said to him, do not curse the people, for they are blessed. Balaam, binabalaan kita. Wag na wag mong susumpain ang aking bayan. Amen. Sapagkat sila'y pinagpala ko na. Amen.
Hallelujah! Hallelujah! At kayo na lang ang naging takot nitong si Balaam. Kaya ang sabi niya sa mga inutusan nitong si Balak, hindi ako po pwedeng sumama sa inyo. Sapagkat kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos ng Israel, ay yun ang aking susundin. For the second time, muling nagpadala naman ito si Balak. Talagang masidhi ang kanyang pangangailangan. At sabi niya sa kanyang mga tauhan, siya ay babayaran ng ganun katinding kayamanan. Pumayag lang siya sa inuutos ng Panginoon or sa inuutos sa kanya nitong si Balak. At ang sabi niya, ay paano ang ialok niyo? Ito ang salita ng Panginoon. Pero alam niyo sa isip niya, dahil nga siya ay wicked prophet, pero ang sabi niya, teka lang, pero huwag kayong aalis ha. Hintayin niyo muli ang sasabihin ng Panginoon. Akala niya, maaaring mag-reverse ang Panginoon ng kanyang sinabi. Again, I said, according to the word of God, God is not like a man that he should lie. Ang Diyos ay totoo sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. Ang sabi ng Panginoon, sige Balaam, sumama ka nga. Pero alam nyo, bagamat sinabi ng Panginoon, pero tinitingnan niya ang tunay na kalooban nitong si Balaam. Hindi talaga niya nais na ibigay ang pagpapala. Interesado siya doon sa kayamanan na ibibigay ni Balak. Kaya habang sakay siya sa kanyang asno, basa ng Panginoon kung ano ang kanyang tunay na intensyon. Hindi siya dahil susunod sa sinabi ng Panginoon, kundi, uy, magkano kaya ang ibibigay sa akin? Maaaring yun ang nasa isip niya. Kaya habang sila'y naglalakbay na nakasakay siya sa kanyang asno, ginamit ng Panginoon ang kanyang asno upang sawayin siya sa kanyang masamang intensyon sa bayan ng Diyos. Praise God. Nandoon, napakita ang anghel ng Diyos dito sa asno. Kaya hindi makalagpas itong asno at pinipilit naman ni Balaam, lumakad ka. Kailangan tayong makarating doon. Pilit niyang pinalok ang asno makaikatlong beses hanggang dumating ang pagkakataon nagsalita ang asno sa kanya. Ginamit ng Diyos kahit ang hayop upang sawayin siya. Ano ang sabi ng asno? Bakit po ako pinalo? Ang sabi nito si Balaam, kasi matigas ang ulo mo, hindi ka sumusunod sa akin. Kasi hindi kita ni Balaam yung anghel ng Diyos na nasa kanilang dadaanan. Yung donkey lang ang pinagpakitaan ng Panginoon ng gayong pangitain. At ang sabi ng donkey, pamulano ako ay mapasayo kailan nakita sinaway or sinuway. Sabi ni Balaam, hindi pa. O yun pala eh, hanggang napakita na nga ang anghel ng Panginoon at nagsalita laban dito kay Balaam sapagkat may masama siyang intensyon. Alam nyo, kayang gamitin ng Diyos kahit ang hayop, kahit ang mga bagay na walang buhay upang nang sa gayon proteksyonan tayo ng Panginoon at hinihayaan ang kaaway ang siyang managumpay sa atin pong mga buhay.
Meron po akong patotoo noon. Nais ko po itong i-relate sa inyo ngayon. Meron po kaming dating pusa. At ang pusa po ito ay very behaved. Pero kapag siya po ay gutom, sobra pong ngumiyaw na walang tigil. Na hanggat hindi mo siya bibigyan, hindi talaga siya titigil. Galing po ako noon sa Manila from PPC office. About 10 o'clock po ng gabi. And then ako po ay kumain. And then gumawa po ako sa bahay. Habang po ay nasa kitchen, magtatapos na, hindi ko po na-realize na 2 o'clock in the morning na naglilinis pa po ako. And then here comes my mewing friend. Hindi ko pala po naisara yung front door. Paasok po siya. At ngumingiyaw na hindi tumitigil hanggat hindi ko siya pinansin. So kahit ako po ay parang inaantok na, pinagawa ko po ng pagkain at lumabas po kami doon sa aming auxiliary kitchen, sa mga may dirty kitchen. At para wag siyang maagawa ng iba kung sakali man, binabantayan ko po siya. Alam niyo po, habang binabantayan ko siya, bigla po kung napatingin, may gas range po kami sa labas. Nakita ko po, may sindi, yung kaldero, halos nag-aapoy na. Nalimutan po kasi. Alam niyo po, kahit anong mangyari, hindi talaga yun maaapula. Dahil the day before, ako po ang umorder ng gasol, punong-puno po yung gasol na yun. And at 2 o'clock in the morning, ginamit yung pusa upang nang sa gayon, baka pagising namin sa umaga, nag-aapoy na ang bahay namin, wala kaming kaalam-alam. Ginagamit ng Diyos kahit ang hayo, kahit ang anumang bagay, upang i-preserve tayo at bigyan tayo ng protection. Halos po nagbabag, nag-aapoy na, nag-aabo na yung loob. Sabi ko, Lord, salamat po sa kakulitan ng pusa. At binigyan mo kami ng proteksyon sa aming buhay. Hallelujah! Ang Diyos ay marunong. Ang Diyos ay gumagawa ng pamamaraan. Ang Diyos ay naririyan upang lukuban tayo ng Kanyang kapangyarihan. If there is a Balaam in our lives cursing us, let me tell you, God is greater. His promises are greater than the cursing of the enemy. Come on, bigyan natin ng papuri ang ating dakila. Thank you, Jesus, for your blessings in our lives. And then, nang makatagpo na po nitong si Balaam, si Balak. Sinasabi po, mga kapatid, na itong si Balak ay nagkaroon ng paghahanda along with Balaam ng 7 altars. At nagkaroon po ng offering of a bull and a ram. Ito po ay kanilang pagan ritual. At sinabi po nitong si Balak dito kay Balaam in chapter 23, dito na po nagsimula yung tinatawag na mga pagsumpa nitong si Balaam. Ito na pong ine-expect na sana'y susumpa siya according to the request of Balak. Pero alam niyo po ang nangyari, mga kapatid. Ang sabi niya, how shall I curse whom God hath not cursed? Amen. Hallelujah! Ang Diyos ay nagpala sa bansang Israel
sa angkan nitong si Jacob. At anumang bagay ay hindi kaya ito na mapigilan. Alam niyo po, maraming mga mangkukulam, mga manghuhula, mga may espiritu ng kaaway na pilit minsan na nag-i-intimidate sa atin, mga kapatid. But let me tell you, hallelujah, the Lord has blessed us. Paghawakan mo lang yung pangakong yan upang nang sa gayon, hindi ka matalo ng kaaway. Hallelujah! Numbers 23 verse 8 says, ang sabi ni Balaam, kasi sabi ni Balak, sige, sumpahin mo na ang Israel. But Balaam said, according to the word of the Lord, how shall I curse whom God has not cursed? And how shall I denounce whom the Lord has not denounced? Oh God! Hallelujah! Hayaan po natin, mga kapatid, na paghawakan natin ang salitang ito at magbigay ito ng lubusang pagkapit sa atin sa pangako ng atin pong Panginoon. At alam niyo po, dahil itong si Balak ay hindi satisfied, ano ka ba bala? Ikaw nga ay hinayag ko upang sumampa. Bakit ikaw ay nagbigay pa ng pagpapala? Ano po ang sabi niya? Lipat tayo sa ibang lugar. Doon sa isang bundok. Dahil baka doon sa kabila, kung dito ay pinagpala mo, doon susumpain mo na. Pero nandoon, kahit na ano ang kanyang gawin, ang mensahe pa rin ang Diyos na pilit na ipinuhuno ng Panginoon dito kay Balaam. He was a wicked prophet. But again, I say, God can have control over those wicked people for Him to accomplish His purpose in the lives of His people. Hallelujah! Hallelujah! Ano ang sabi niya? Dito na nga yung binasa natin kanina. Balak, paano ko masusumpa ang Israel? Ang Diyos ay hindi tao na siya ay magsisinungaling. Ni anak ng tao na siya ay magsisisi. Has He said and will He not do? Or has He spoken and will He not make it good? Behold, I have received a command to bless. He has blessed and I cannot reverse it. Hallelujah! Hallelujah! Paulit-ulit, mga kapatid, na pinupuno ng Panginoon ang isipan nitong si Balaam. God has an irreversible blessing for His people. Hallelujah! Yan ang panghawakan natin. We are the spiritual Israel. Ano man ang gawin ng kaaway sa'yo, maaaring tatakutin ka. He's like a roaring lion. Like Balaam, seeking whom he may devour. Pero nais kong sabihin, umaatungan lang siya. Pero as long na tayo ay covered ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, walang anumang kapangyarihan ng sanlibutan ito o maging na mga katangasan na makakapigil sa pagpapala ng Diyos, sa protection ng Diyos sa ating buhay. Come on, let's praise Him! Hallelujah! Sabihin natin, I receive your irreversible blessing, Lord. I receive your irreversible blessing, Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And then here comes the third message. Nang maramdaman ni Balaam,
na talagang hindi niya malalabanan at hindi niya ma-reverse. Ang blessing ng Panginoon, sumunod na lang siya sa kung ano ang pinapasabi sa kanya. At ano ang sabi sa Numbers 24:5, sa halip na kanyang i-curse, ang sabi niya, dahil sa mataas silang dako, kitang-kita sa baba kung paanong nagkakampo ang bansang Israel. At ang sabi niya, how lovely are your tents, O Jacob, your dwellings, O Israel. In verse 9, he said, blessed is he who blesses you, and cursed is he who curses you. Oh God, thank you for the blessing of the Lord. At alam nyo, muli kong sinasabi, hindi lang yan para sa bansang Israel. May I say, how lovely is the church in the eyes of the Lord? Maaring nagkakamali tayo, maaring nagkakasala tayo, but as long as we stay on God's place, on God's safe place, what God has promised to Abraham, our spiritual father of faith, what God has promised to the church will be fulfilled no matter what may happen. Hallelujah! Ito ay pangako ng Panginoon. Hindi lang as a symbolical interpretation. Ito ay malinaw na inilagay in the New Testament in Galatians 3:14 that the blessings of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Hallelujah! Hallelujah. The irreversible blessings do not only belong to Israel, it also belongs to Gentile believers, to the church of God. Hallelujah! Ang Diyos ay nagpapala sa bawat isa sa atin. Kaya ano ang sabi ng salita ng ating Panginoon? Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hallelujah! Ganyan kakapangyarihan ang simbahan dahil ito ay lukob ng dugo ng ating Panginoon. Tinubos tayo ng kanyang dugo at ito ang nagbibigay sa atin ng protection. Hallelujah! Nakasanding tayo sa bato. Kaya ano pa nang gawin ng kaaway? As long na kumakapit ka sa ating Panginoon, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, hindi ka matitinag. Ang Diyos ay sumasayo. Hallelujah! Hindi ko alam kung ano mga specific na inyong dinadala sa buhay. Sabi mo, Lord, ito ba ay sumpa sa akin? Ito ba ay dahilan ng mga bagay na ginawa ko noon? Mga kapatid, maring iba't iba ang maisip natin dahil, Lord, ito ba ay resulta, consequence ba ito ng kasalanan ko? Ko alam, mga kapatid, what I only know is that if you stay in the presence of the Lord, then you are safe. You have the irreversible blessing of God. Hallelujah! Kaya nga inaanyayahan natin ang mga tao na pumasok sa kanyang kaharian. Because outside of God's kingdom, there is Balak. Devastation. There is Balak.
devourer. Paglalaroan ka talaga ng kaaway kapag hindi ka nagpasako sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Oh God, He wants to bless us irreversibly. Pero kailangan natin panghawakan ang Kanyang mga pangako upang huwag matalo ang ating emosyon, huwag matalo ang ating kaisipan, huwag nating hayaan na managumpay ang kaaway sa ating buhay. Lord, aagawin ko ang sa akin at hahayaan kong ito ay malukuban ng iyong dugo upang huwag maagaw ng kaaway. Oh, Jesus. Jesus. Then here comes Balaam's fourth message. Again, dere-derecho. From the third end to the fourth. It says here, I see him. Ito ang sabi ni Balaam. I see God, but not now. I behold him, but not near. Ito ang maganda. A star shall come out of Jacob. Ano yung star na yan? Remember the star of Bethlehem? Amen. Remember the birth of the Messiah? Yeah. Pero inyo, God used a wicked prophet dahil gusto niya na sumpain ang bansang Israel. And by reversing the curse, He proclaimed a prophecy about the coming of the Messiah. Amen. Hallelujah! Hallelujah! At ang star na ito, hindi lang ito hope ng Israel. Ito rin ang hope nating mga hintil. Hallelujah! Na kung hindi dahil sa Panginoong Hesukristo, wala tayong kaligtasan. He is also a scepter that shall arise out of Israel. Pag sinabi pong scepter, ito yung sentro ng kanyang kapangyarihan at otoridad. Nangangahulugan, mananagana ang kapangyarihan ng ating Panginoon. And in verse 19 of chapter 24, out of Jacob, one shall have dominion. At dito ipinahayag ni Balaam na ang mga bansa na pilit na lumalaban dito sa bansang Israel, sila ang magigiba, sila ang matatalo, hindi sila mananagumpay sa bayan ng Panginoon. Ano ang sabi mga kapatid sa Deuteronomy? But the Lord your God would not listen to Balaam. Instead, the Lord your God turned the curse into a blessing for you. Because the Lord your God loved you. Hallelujah! Salamat sa pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At ano rin mga kapatid ang sabi in the book of Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenlies in Christ. Ito ang nice ng Panginoon na ma-realize natin na pinagpala tayo ng bawat espiritual na pagpapala doon sa mga kalangitan. Ayon sa ating Panginoong Hesukristo, yes. Hindi mga material lang na pagpapala, higit sa lahat, the riches of heaven, hallelujah, has been given for us to receive and enjoy, not just in this life, but even after this life, God will bless us irreversibly. Come on, let's praise the Lord. Let's thank Him.
Hallelujah! Hallelujah! Sa halip na tayo po ay maging spectators lang, mag-aantabay ng mga pagpapala sa ibang mga tao. Let's claim it. I am a carrier of God's blessing. Hallelujah! Ako ang magdadala. Ako ang magpapasa ng biyaya ng Diyos na dumadaloy na masagana sa aking buhay. Hallelujah! Ang bawat aspeto ng ating buhay, mga kapatid, materially, financially, mentally, physically, most of all, spiritually, ito ay lubusan na pagpapalain ng ating Panginoon. Minsan, pabigyan natin siya ng pagpapalain. But we must know how to really claim the irreversible blessings of God. Nandiyan lang yan. Amen. Nakahanda talaga yan. Amen. Sa mga taong mananampalataya sa Kanya. Walang kaaway na makakapag-reverse niyan. Amen. But then, if you go out of the umbrella of God's protection, that's the danger. Amen. Kaya hindi po tayo naniwala, once you are saved forever. Naligtas ka, kahit magkasala, kahit pumatay ka pa ng tao, kahit magnakaw ka, you are a son, you are saved forever. No. That's a lie of the devil. Because God wants us to stay where His presence is. Kailangan manatili tayo sa kalooban ng Panginoon, sa Kanyang banal na presensya. That's why, when it comes to claiming the irreversible blessings of the Lord, this is what His Word promised. We must be obedient to God and His Word. Ano po ang sabi, mga kapatid, sa Deuteronomy 11:26-27? Behold, I set before you today a blessing and a curse. The blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today. Pagpapalang masagana kung tayo ay susunod sa utos ng Panginoon. But then it says, and the curse, if you do not obey the commandments of the Lord your God. May sumpa talagang darating kapag nasa labas ka ng kalooban ng Diyos. Pero sa pagsunod sa Kanyang mga salita, we are in the safest place in the world. Kahit magpalipat-lipat pa ang kaaway upang ikaw ay sumpain, pero as long as you stay, as long as you obey His commandments, no one can take you out of God's hands. Hallelujah! And if you are blessed by the Lord, you are truly blessed. Ano po ang sabi, mga kapatid? The Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not be beneath. Nasa ibabaw ka. Hindi ka mapapasa ilalim. Ikaw ang ulo, hindi ikaw ang buntot sa ulihan. Ikaw ang nangunguna. But that is, if you heed the commandments of the Lord your God, which I command you today, and are careful to observe them. Careful.
maingat, masikap na sinusunod ang kautusan ng Panginoon. Nangangahulugan dun lang sa mga talagang sinserong sumunod sa nais ng Diyos sa ating mga buhay. Ang pangakong yan ay ating maaangkin. Handa ba tayong sumunod? Kahit anong sabihin ng iba, Lord, I want your irreversible blessings! Kahit nakikipaglaban ang sarili ko, but then I will obey you! Hallelujah! That's my expression of my love for you! Hallelujah! I obey you because I love you! The Bible says, if you love me, keep my commandments. Praise the name of the Lord. Tinuturuan tayo ng Panginoon upang panghawakan natin ang kanya pong mga pagpapala na hindi kayang baligtarin ng kaaway. The next. By not walking in the flesh. Huwag tayong lalakad sa laman. Yeah. Alam niyo po, napakaganda noong pangako in Romans chapter 8, verse 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ang ganda. Lord, ako ay nasa iyo na. Wala nang hatol para sa akin. Pero hindi po dyan natatapos. May ibang version, tuldok na pagkatapos niya. Pero doon po sa mismong version ng Bible na ibinigay, there is therefore now condemnation to them who are in Christ Jesus who walk not yes. after the flesh, but after the Spirit. Yan ang nais ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo mga laman and then we will receive the irreversible blessing. No, that cannot be possible. We must walk in the Spirit if we want to receive and to claim the irreversible blessings of the Lord. Now, bakit po natin yan sinasabi? Kahit po doon sa pangyayari dito sa bansang Israel. Alam niyo po, napakaganda ng four declaration of blessings na ibinigay dito po sa chapters 23 and 24. Pero pagbasa natin sa chapter 25, they had the irreversible blessings. Pero ano ang sabi mga kapatid? In chapter 25, sa verse 3, at ang Israel ay nakilakip sa Diyos-Diyusan Baal-Peor, at ang galit ng Panginoon ay nagliningas laban sa Israel. Alam niyo po mga kapatid, hindi kayang i-reverse nitong si Balaam yung sabihin natin salita ng Diyos. Pero, according to many passages in the Bible, si Balaa gumawa ng pamamaraan. Marahil para makuha niya yung alok na kayamanan nitong si Balak. Nag-suggest siya kay Balak, ganito ang gawin mo. Hindi ko kasi ma-reverse yung pagpapala ng Diyos sa Israel. Pagkasalahin mo ang Israel, sa pamagitan, pasambahin mo sila sa Diyos-Diyusan na
ng mga Moabita. At alam niyo po, mga kapatid, napakatindi noong kasalanan yun. Because along with idolatry to the gods of the Moabites, alam niyo po, may involved doon na sexual immorality. Ganun katindi. Kasi yun ang part ng kanilang pagan practice. They allowed sexual immorality while worshiping their God. Ganun katindi ang mga pagan practices. And we do not belong to those kind of hidden practices. We belong to the God of holiness, to the God of righteousness, who will preserve us from the curses of the enemy as long as we stay in obeying His word and His commandments and in walking after the Spirit of the Lord. Kaya sa Book of Revelation, napag-aralan natin ito in the different churches, but I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam. Ano ibig sabihin? Kahit sa loob ng church, pumasok yung ganitong espiritu ni Balaam. Let us not allow that spirit, hallelujah, to be victorious. Because only God's Spirit should reign in the lives of God's people. Hallelujah! 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 Ayaw natin, mga kapatid, yung doctrine of Balaam, sexual immorality, and food offered to idols. Ang siyang mananatili sa ating kalagitnaan. No, 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 devil! Hallelujah! We have been washed by the blood of the Lamb. Hallelujah. Hey. Hallelujah. And we need to keep, we need to maintain that holiness. Hallelujah. Hey. That God has given us. What sabi? In the book of Corinthians, the weapons of our warfare are not carnal. Ang ating mga sandata hindi makalaman, but mighty, makapangyarihan, may Espiritu ng Diyos. Ano ang nagagawa? It pulls down strongholds. Hallelujah. Hallelujah. If you have the Spirit of the Lord, you can pull down the stronghold in your life, in your family, in this church. God is that powerful to protect and to preserve His church. Hallelujah! Hayaan natin na patuloy tayong lalakad sa Espiritu, mga anak ng Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Let us ask for the blood of Jesus to cover His church. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We rebuke every evil spirit, hallelujah, that will try to devastate, that will try to devour this church. In Jesus' name, have no power over this church. Hallelujah, hallelujah. We have spirit-filled believers in this place. Hallelujah. We have here doers of the word. Hallelujah. We have here who loves the Lord so much with all of our hearts, with all of our souls, with all of our strength, by the power of God's word, by the power of His name, by the power of His blood.
God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's praise the Lord. God wants to restore this church. And the third one, the last one I want to emphasize. We can claim the irreversible blessings of the Lord by wrestling with God to get that blessing. Nasa'yo na yan. Para sa'yo yan. Nakapangalan na nga para sa'yo. You have an irreversible blessing. Na ikaw ay nagpabautismo sa tubig, tumanggap ng banal na spirito. That irreversible blessing is already yours. Amen. Meron. Ang isang mahalagang bagay, hindi basta-basta ibibigay. Maliban na lupusan ka na makipagpuno sa ating Panginoon. Ang dami natin ng mga mensaheng narinig from spiritual emphasis hanggang last Sunday. Leave all to follow the Lord. Understand the purpose of pain. Grow up from bringing children to sons. Give your best sacrifice to the Lord. Di ba ang gagandang mga mensahe? Tayo na lang talaga ang lugi kung hindi natin ito aangkinin. Amen. Pero may bagay na hinahanap pa ang ating Panginoon. Ang klase ng espiritu na nakikipagpuno. I will not let you go, Lord, unless you bless me. Hallelujah! Hallelujah! Nais ng Diyos na magbigay sa atin ng masaganang pagpapala. Si Jacob, nakuha niya na yung blessing na dapat ay para kay Esau. Amen. Sa pamagitan ng kanyang pandaraya, nakuha niya. Nang siya ay pumunta doon kay Laban, lupusan din siya na pinagpala ng ating Panginoon. Yung earthly blessings na receive niya. But the heavenly blessings were yet awaiting him because God was waiting for him to come to him in a wrestling attitude. Kaya nga, hinayaan ng Panginoon na dumating sa kanya ang matinding pagsubok. At ano ang bigla na yung nalaman? Makakasalubong niya sa daan ang kanyang kapatid na kanyang dinaya. Ano ang kanyang gagawin ngayon? Nasa isip niya, papatayin ang aking mga asawa, ang aking mga anak. Maaring dahil sa tindi ng kanyang galit, ito na ang panahon ng kanyang paghihiganti. But he wrestled with God. Hallelujah! Hanggang sa magmamadaling araw, magbubukang liwayway, he wrestled with God. Alam niyo, kahit sa buhay, dito pong si Esther. He came to the point of saying to Mordecai, if I perish, I perish just to get God's blessings for our people. Alam niyo mga kapatid, anumang curse kayang baliktarin ng Panginoon, kagaya ng ginawa niya dito kay Esther. Hindi mapalitan yung tinatawag na tatak. Kung ano ang natataka na, hindi kayang magbago ng hari. Pero naggawa ng bagong dekri ang hari upang lumaban ang mga Hudyo sa mga kaaway na nais papatay sa kanila. God preserved
His people. And even up to this time, in this generation of believers, God wants us to wrestle with Him. Alam niyo, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ang ganap na tagumpay. I may not say all the details, but I was held in the curse of the enemy when I was young. Nagbabasa ako ng Bible and I experienced God's goodness in my life. Yet my innocence and my fear were exploited by the enemy to trap me, to deprive me of the blessing, and to get me away from the irreversible blessing of the Lord. Sumusunod ako sa kalooban ng Panginoon, pero hindi ganun kakompleto. Kaya yung laman ay pilit na pumapasok. And it took me years being in bondage and being kept from the promise of God. Bata po ako noon. Was not yet converted in the apostolic faith. Lumaban ako sa laman. Pilit ko na hiningi ang awa ng Diyos. I hungered for Him. I read as many books and resources as I could. Yung mga gospel music, pilit kong pinakinggan. Kung ano man yung makuha kong gospel music. I prayed like never before. And almost every night, I cried to the Lord for help. Doon ko unang naranasan ang pagtulong sa Diyos. Sapagkat gusto ng kaaway na kunin ang aking buhay sa batang edad. I almost decided to kill myself. I don't have to give all the details. But there was that intense struggle within me until I hungered for God. That deep. I wrestled with Him until one day God saw the genuineness of my spirit and of my heart. I received His Spirit. Amen. Hallelujah. Naalala ko pa yung mga panahong yun. Hindi halos akong makatulog. Bumaba ako sa honor roll nung high school. Hirap na hirap ako. Nakikipagbaka ako. Sabi ko, Lord, I want to get out of this place. I want Your blessings in my life. Amen. At makatanggap ako ng banal na Espiritu. That's the start of everything. I claimed it. Ayaw kong questionin. Walang nagturo sa akin. Narinig ko lang. Walang nagturo sa akin kung paano tumanggap ng banal na Espiritu. Sa mga taong nagnanais nito, kapag nakita ng Diyos ang puso nyo, kahit hindi pa kayo nakakakita kung paano makareceive ng Holy Spirit, but by the hunger of your spirit, God will freely give the gift to you. And God will lead you through that.
a week or two after I received the Holy Spirit, nakasimba ako sa United Pentecostal Church sa Alameda. Hallelujah. Hallelujah. And the first thing I said to the Lord, Lord, no, ako'y baptized, ang feeling ko mga kapatid, para akong ipinanganak. Yung pag-aaral ko doon sa swimming pool, para bang animo yung isang batang lumalabas sa sinapupuna ng ina, yun ang nasa sa isip ko. And with that, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, help me to forget my past. Break the tie that keep me in bondage from the past. And from that time on, hallelujah, as if that thing never happened to me, God has freed me, and now I am enjoying the irreversible blessing of the Lord. At alam ko, hindi lang ako ang may patutong ganito. Ang bawat isa sa atin, kayang angkinin ang pangako ng Diyos. At kung nakuha mo na ito, kung naipagpuno ka na at natanggap mo na, yes, maaring animoy pilay ka kagaya ni Jacob, but you have a new name. From Jacob, he was called Israel because he prevailed against God. You are a warrior after wrestling with God. Hallelujah. Hallelujah. And you can fully claim the irreversible blessing of the Lord. Just stay in His presence. Just keep the commandments of the Lord. He will bless you. He will give you His richest grace. Hallelujah. And you will enjoy it more and more. As long as you live. Oh God, hallelujah, hallelujah. Nawa mga kapatid, matuto tayong sumunod sa salita ng Panginoon. Matuto tayo na lumakad sa Espiritu sa halip na salaman. At matuto tayo na makipagbuno. Lord, I will not let you go unless you bless me. Hallelujah! 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 Alam nyo, lalo't lalo pa na bubuksan ng Diyos ang marami pang pintuan sa inyong buhay kung lubusan kayo na magiging determinado. Magiging lenient lang tayo sa ating pananampalataya. As in, parang isang happy-go-lucky attitude. We will never enjoy the richest portion of God's blessings in our lives. Hallelujah! Hallelujah! Ang mensaheng ito ay inilagay ng Diyos sa aking puso. Because I believe we need it as a church. Hallelujah! Hallelujah! Nais tayong hamunin ngayon ang ating Panginoon upang nang sa gayon maging determinado tayo na ipakipaglaban. Amen. Ang Panginoon sa ating buhay. Amen. At ipakipaglaban. Amen. Ang pagpapala na noon pa man ay nakadisenyo na ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Huwag mong hahayaan na kunin niya ng kaaway. Hallelujah! 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 Hold that fast which thou hast,
that no man take thy crown. Ingatan mo ang corona. Ingatan mo ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Huwag kang padaig sa tukso ng kaaway. Grabing manlilin lang. Grabing sinungaling. Satan is the father of lies. But God is the father of all truth. Hallelujah. And He is our Heavenly Father. And God enjoys to bless His people. Hallelujah. Hallelujah. Hayaan natin, mga kapatid, sa pamamagitan ng mensaheng ito, lumpusan natin ang kinin, Lord. Hallelujah. Hindi ako magpapa-intimidate sa away. Hindi ko hahayaang yung aking makataong pag-iisip, yung aking makataong emosyon, ang siyang kukontrol sa akin. Control me with your spirit, God. Hallelujah. Fill my mind with your truth and with your promises. Hallelujah. Huwag mong hayaan, Panginoon, na managumpay ang kaaway sa aking buhay. All we want is you. All we want is your genuine blessing, God. All we want are the riches in the heavens and not the riches of this world. So here is your church, God. Every believer, every family, help us to fight the flesh. Help us, Lord God, to obey your words.